Sabi na akong isang kataga, crazy in love. No, dapat pala pag in love ka, dapat hindi crazy. Mali pala yun. Dapat we live in love, we grow in love. Not crazy in love. Pakisabi sa katabi mo, walang baliw na nagmamahal. No, dapat tayo ay nabubuhay sa pagmamahal at saka hindi lang tayo nabubuhay sa pagmamahal, kundi yun talaga ang buhay natin. No, we are not crazy in love. We are live in love and we are also grow in love. No, sabi mo sa katabi mo, dapat lumalago kapag nagmamahal. No, yun po yung mga bagay na dapat na kukuha natin, nare-receive po ng bawat isa sa atin. And si JL, birthday kahapon ni JL. Kahapon ba? Happy birthday, JL. Oh, happy birthday. At sino pa pong nagbe-birthday? Meron pa po bang nagbe-birthday maliban kay? Si Joyce, no? Si Joyce Lynn. Nandiyan ba? Si Joyce Lynn yan. Happy birthday. It's 18th birthday niya nung nakaraan. At saka si... Sedi, ang munting prinsipe. Bukas yun, bukas, no? So, si Lucy Mark ay sa Tuesday. Yun. Happy birthday, Lucy Mark. No, happy birthday. So, sa mga nagbe-birthday, pagpalain po kayo ni Lord at pahiramin kayo ng buhay at ng kalakasan. So, mag-grow po kayo in love, mabuhay po kayo sa pagmamahal. So, we are called by God to be connected. No, we are called by God to be connected. Alam nyo, ang connection, napaka-importante sa buhay po natin yan. At ito yung bagay na kailangan mabantayan natin kasi napakahirap maging disconnected. No, pero napakasarap maging connected. So marami po mga tao na hindi po nababantayan ang connection natin kay Lord when it comes to our relationship to Him. So yan po yung concern ni Lord sa bawat isa sa atin. At gusto ko pong basahin sa inyo yung pong sinabi sa John chapter 15, verse 5 at saka po 6. So unahin natin muna yung verse 5. I am the sprouting vine. No, sabi niya, may sumusuloy, may tumutubo. Yan ang ibig sabihin. And you are my branches. So sabi ni Jesus, ako yung puno at kayo ang mga? Mga ano? Yeah. No? Parang iba yung dinig ko kanina eh. Parang pinalta na letter eh. Sabi ni Jesus, ako ang puno at kayo ang mga? Sangaya. Lilinawan ninyo, huwag niyong papalitin ang letra, ha? Parang iba yung dinig ko kanina. Ano? So, kaya nilinawan. Sabi ni Jesus, ako yung puno at may mga tumutubo sa akin. Kayo ang aking mga sanga. So, ibig sabihin dyan ni Jesus ay merong matinding connection. No? Pakisabi, connection. No, and then sabi niya, as you live in union with me as your source. So kapag ka pala, siya lang talaga yung dudugtungan natin, siya lang yung kukoneksyonan natin, siya lamang ang ating source. So He is the only one. Siya lang po yung ating source. So sabi niya, if you, as you live in union with me as your source. Sino dito excited ka? Jesus is only the only source. So maraming mga resources, kasi ang tao maparaan, ang tao maabilidad, ang tao magaling, marami kang resources na pwede mong magawa sa iyong buhay, pero lagi mong tatandaan, isa lang ang source. Maybe you have so many resources, but I tell you there is only one source. And it is all about Jesus. And if you are connected to Him, sabi dyan, fruitfulness will stream from within you. So ibig sabihin, mula sa loob mo, lalabas ang bunga. Pakisabi, lalabas ang bunga. Kapag konektado ka sa puno, at ang puno na yon ay naglalabas ng mga sanga, at kapag ka ang mga sangang yon ay dumating sa magandang connection niya, ang sabi niya, fruitfulness will stream from within you. So natural, if you are connected, you will become fruitful. Hello? Pakisabi sa katabi, mabunga. No, hindi lang po bungang araw, ha?
dapat meron din tayong bunga. So fruitfulness stream from within you. But when you live separated from me, you are powerless. You are powerless. So kaya mga kapatid ko, mga kapamilya na naandito ngayon, yung buhay na makapangyarihan, dapat konektado ka doon sa puno. Konektado ka kay Jesus. So, yan yung bagay na sa buhay natin ay minsan napapabayaan natin. Na-experience nyo na ba na ikaw ay powerless minsan? Na-experience mo na ba rin na ikaw ay fruitless pagka minsan? So, lahat ng mga bagay na powerless, lahat ng mga bagay na fruitless, it is just a result of your disconnection. Hello? Disconnectado na pag walang bunga, disconnectado na pagka walang power. So, yan po yung ibig sabihin ng verse na ito. Kaya, doon sa verse 6, tingnan nyo ang sinabi ng verse 6. If a person, so imagine mo, simula sa sanga, naging tao na ngayon. So, ibig sabihin tayo, tinawag tayo para maging kabahagi ni Kristo, and we are a disciple, we are a Christian. If a person is separated from me, so ito yung kanyang warning. He is discarded. Ibig sabihin yan, mga kasama, important for nothing. No value at all. No, sabihin mo sa katabi mo, wala nang kwenta. Sayang, no, wala nang kwenta, hindi na siya importante. And then, sabi dyan, such branches are gathered up and thrown into the fire to be burned. So yan po yung sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon, just to warn us, not just to give us fear. Hindi tayo tinatakot dito. Ibig sabihin dyan, pinapaalalahanan ka. So hindi ho lahat ng mga tao sa loob ng church ay nagiging fruitful at nagiging powerful. You will become fruitful and powerful if you are connected. Sabay-sabay nga natin sabihin, connection. So, importante ang mga bagay na ito. So, we are called to be connected. So, you need to secure yourself that you are connected to the vine. So, malalaman mo na ikaw ay konektado kapag may kapangyarihan ng buhay mo. At kapag may bunga din ang buhay mo. So, ibig sabihin dito mga kasama na ang buhay natin ay merong ini-expect si Lord. Tama po ba mga kasama? So, hindi inaasahan ni Lord na umattend lang tayo every Sunday. Ang inaasahan ni Lord, magkaroon ka ng fruit. Pakisabi, fruit. Alam niyo po ba ang bunga, ang nakikinabang hindi po yung puno. Ang nakikinabang hindi yung sanga. Ang nakikinabang sa bunga, ibang tao. Tinan mo sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, may pakinabang na ba sa'yo? Ang kapwa mo. So, that is the fruit. Nagiget niyo po ba mga kasama? You will become a blessing. And many people will be thankful to God because of your life. So, pag tayo mismo konektado sa Panginoon, yung mga tao magpapasalamat sa buhay natin kasi nakikinabang sila. Your life is a blessing. Sabihin mo sa katabi mo, ang buhay mo pagpapala, tapos na ang sumpa. No, at ang buhay mo may kapangyarihan. Imagine mo ang buhay na may kapangyarihan, yung bang ngumingiti ka sa kabila na may problema. Ngumingiti ka sa kabila na may problema. Tapos, sa kabila ng kadiliman, may pag-asa kang liwanag. Yan ang ibig sabihin na ito. May pinagdadaanan ka, nahihirapan ka sa buhay, pero nakangiti ka pa rin. Bakit? Power! No, sino dito excited ka ng buhay na may power? So, ibig sabihin niyan, you will become strong. You will become overcomer. So, kahit na ikaw may problema, ngingitian mo lang yan. Bakit? May power ako eh. No, sino dito ang gusto niyo ang buhay niyo may kapangyarihan? So, stay connected. So, tandaan niyo mga kasama, sa mundong ito, marami tayong mararanasan, marami tayong makikita, but you need to live a life powerfully and you will become a powerful if you are connected. Sabay-sabay nga tayo, connection. It's very important, no? Kapag ka-connectado tayo, we will become fruitful, we will become productive, and we will become purposive. So, kapag ka ang life natin, konektado, laging may purpose. May layunin ang lahat ng bagay. Magiging mabunga tayo at magiging lahat ng bagay na gagawin natin
ay may magandang resulta. Kaya, mga kasama, God is so concerned to us. No, may malalim na malasakit sa atin ng Panginoon, kaya sinulat niya ang mga bagay na ito. Para bang gusto niya sabihin, huwag mong subukang lumayo sa akin. Amen. Hindi ka mabubuhay na malayo sa akin. Amen. At hindi ang buhay mo para sa mundo. Ang buhay mo para sa akin. So yan po yung gustong sabihin ng Panginoon na kung ikaw ay magiging fruitful, kung ikaw ay magiging productive, lahat ng bagay nito for my glory's sake. So hindi dahil lang sa magaling tayo, hindi dahil lang sa mahusay tayo, kundi ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, God was so concerned in us, in our life, in our fruitfulness. So yan po yung ano, yung concern ni Lord. Ang concern ni Lord, yung buhay mo. Pakisabi sa katabi mo, may malasakit si Lord sa'yo. Sa buhay mo. Sino dito yung masayang-masaya ka pinagmamalasakitan ka ni Lord? Amen. Alam nyo, kaya mga tao nahihirapan pagka minsan sa buhay na meron sila, hindi talaga tayo kasi mabubuhay na labas sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo mabubuhay na wala ang prinsipyo ng salita ng Diyos. So our life is for God. So ang concern lang ni Lord, yung buhay na meron ka, huwag mong sayangin. Ang buhay na meron ka, magiging mabunga yan. So it is all about our life and fruitfulness. So ang concern ni Lord, ang buhay po ng bawat isa sa atin. We are created in the image of God. And His likeness, we are created. So imagine mo, si Lord, lahat po ng bagay ay Kanyang ginawa para sa atin. For us to enjoy, for our benefits. Kaya po merong beach para po sa atin yan. Hello? Sabi mo sa katabi mo, nakapag-beach ka na ba? Huwag mo sayangin. No, kaya po merong araw para din po sa atin yan. Kaya merong buwan para sa atin yan. Kaya merong mga stars para sa atin yan. Kung may halaman, para sa atin yan. Because our God is a creative God. He created for you for your benefits. Because you are His sons and daughters. Sino dito yung excited ka? Kasi alam mo na ikaw ay beneficiary ng ginawa ni Lord. So you are created in His image and likeness. Therefore, also you have the ability. Pakisabi, ability. So yan po yung bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. We are full pack with the possible ability that we must maximize. So ibig sabihin, walang anak ng Diyos na konektado sa anak ng Diyos na hindi, na walang abilidad. Pakisabi sa katabi, may magagawa ka pala. Merong area ng buhay mo na mahusay ka dyan. Tama po ba mga kasama? Tandaan niyo po ito, kung hindi ka mahusay kumain, isa lang ang sigurado ko, masarap kang kumain. Ang pinakamahirap dyan, pag hindi ka marunong maghugas. Kasi ang paghuhugas, ugali na yan. Kasi merong benefits na kumain, pero dapat responsibility mo maghugas. Tama? Lahat ng mga privileges, merong responsibility. So kaya, tandaan nating mabuti, walang anak ng Diyos na kawawa. May abilidad ka. Pakisabi, may abilidad. Na dapat nating i-maximize. No, pakisabi, i-maximize mo yan. So ito yung bagay na kung saan, when God created us, we are the image of God through Jesus Christ. So noong sa Genesis, God is a spirit. But in the New Testament, God manifested to us through Jesus Christ. So ibig sabihin, kung gaano tayo katao, at ang gaano ginawa ang Diyos, ganun din yung posibilidad na pwedeng magawa din po ng bawat isa sa atin. So you are full pack with all possible ability na dapat mong i-maximize. So kaya, hindi pwedeng ikaw ay kawawa. So kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero pag namatay kang mahirap, yan ang kasalanan mo. Tama po ba mga kasama? So hindi ka nilalang ng Diyos ng walang kwenta. You will become fruitful, you will become valuable, only you need to connect to Him. So ang halaga mo, ang value mo as a person, dapat nakakonekta tayo sa Kanya kasi doon lang lalabas ang lahat ng galing natin. Always remember that there is always
endowed ability. Pag sinabing endowed ability, pinanganak ka na, may talento ka na. Binigay na Diyos na kakayanan yan. Yung ikaw lang ang makagagawa. Hello? Sino dito yung masayang-masaya na meron kang abilidad na ikaw lang ang makagagawa niyan? So, kagaya nito, yung bang abilidad mo na gising ka na pikit? Abilidad yan. Hirap gawin yan, ha? Yung mulat na tulog. Abilidad din yan. So, mga kasama, biro ko lang yan, ha? Pero meron ka talagang husay na kailangan mo i-maximize. Hindi po lupa ang makikinabang sa husay mo. Binigyan ka ng Diyos na kakayanan, i-maximize mo to, gamitin mo para sa glory ni Lord. Come on, bigyan natin ng the best clap si Lord. Kaya walang anak ng Diyos na mahirap. Hindi pwedeng a-attend ka lang sa church, tapos ang buhay mo pale-paleho lang. Dapat may nadidevelop, dapat nag-i-improve, dapat na ma-maximize mo yung God-given potential mo, yung ability mo. Pakisabi sa katabi, may abilidad ka. Gamitin mo yan, diyan ka a-asenso. Kaya walang anak ng Diyos na mahirap. No, kung madaldal ka, aba ay gamitin mo ang kadaldalan mo para sa kalwalatian ng Diyos. Mag-announcer ka kaya. Kung mahusay ka mag-post, gamitin mo ang pagpo-post mo. Mahilig ka magpo-post, gamitin mo ang pagpo-post mo para sa glory ni Lord. Pagkakitaan mo na rin. So, mga kasama, lahat ng bagay, may talento ka talaga, gamitin mo lang yan. Huwag yun lang para sa mundo. Tuntua ako kanina, may pumausap sa akin, sabi niya, Pastor, maaga akong umaten ngayon. Sabi ko, good, para sa'yo yan, congratulations. Sabi niya, kasi Pastor, sa trabaho, ang aga-aga kong pumasok. Sa church, mamimili na lang ako. Sabi ko, congratulations sa'yo. Kasi nag-i-improve ka na, nadidevelop ka na. So, may mga bagay kasing abilidad talaga na ang nakikinabang mundo. Pakisabi sa katabi, ang abilidad mo, nabigay ng Diyos, si Lord ang makikinabang. Amen! Sino dito yung ibabalik mo? Lahat ng glory kay Lord. So, ano pa yon? Ano pa yung ability na meron tayo? Meron tayong abilidad na pwedeng i-develop. Pakisabi sa katabi, acquired ability. No, acquired ability, yung bang hindi ka dati marunong yan, hindi mo dati alam yan, pero pinag-aaralan mo yan. Hello? So, yan, pwede mo yung pag-aralan para maging fruitful ka, para maging productive ka. Gagaling ka dyan. Huhusay ka dyan. Malalaman mo lahat ng bagay na yan, sapagkat lahat ng bagay sa mundong ito, pwede mo matutunan. Pero itong pinakang problema sa lahat, lahat ng kalokohan natutunan mo, pagdating kay Lord, di mo matutunan talaga. Sa mundong ito, lahat na lang ng uso na sunod mo. Pero bakit si Lord, hindi mo masunod? Acquired ability. Sino dito yung excited ka na marami kang ma-acquire na abilidad sa buhay mo? Because God was so concerned about your life and about your fruitfulness. So dapat ang bawat isa sa atin maging fruitful tayo, maging productive tayo. Yan po yung kailangan ma-develop sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hindi tayo ganito lang. There is more to come. No, sino dito excited ka? Marami pang mangyayari sa buhay mo. Kasi you are connected to the vine. And He is our source. So God will develop your resources. And then pinakabaganda dito, mga kasama, yan mga yan, kulang tayo halimbawa, pero si Lord may gagawin. Yung pangatlong bagay, yung God ability. Yung God-given ability, ano to? It is grace, a divine enablement. Yung hindi mo kaya, magagawa mo, si Lord ang tutulong sa'yo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo, ganito lang talaga ako. Wala kang magagawa, ganito na talaga ako. Ako walang magagawa, pero si Lord meron. Pahintulutan mo lang, payagan mo lang, Lord, so be it unto me according to your word. So be it unto me according to your will. Lord, I surrender to you. Alam mo, gustong-gusto ko nang paasensuhin ni Lord, ikaw na lang adlang. Totoo ba na ang mga mahihirap, maraming tamad?
Imagine mo, kaya ka naghihirap, hindi dahil lang sa magulang mo, hindi dahil lang sa mga ninuno mo, kaya ka naghihirap kasi ayaw mong i-develop ang iyong ability. Hello? Sino dito ang gusto niyong umasenso? Yan, ini-expect ba yan ni Lord sa atin? Ayaw ng Diyos na Kristiyano ka lang pang hallelujah, praise the Lord, glory to God. Ang gusto ni Lord, nakakabili ka ng bahay. Hello? Napapasyalan mo lahat mo ang gustong pasyalan. Yung kapag ka magseseran sa church, meron tayong church project, ikaw yung nangunguna. Hindi yung, Lord, gusto ko magbigay. Kaya lang, sa akin, kulang pa to. Imaginin mo, biyaya ni Lord, tapos sa'yo palang kulang na. Sino dito ang gusto nyo nag-uumapaw? So, yan po yung bagay na disenyo sa'yo ng Diyos. You are created by God for abundance. Pakisabi sa katabi, abundance. Ang gusto na Lord, namumunga ka talaga at ang bunga mo permanente. Tingnan nyo po yung sabi ng John chapter 15, verse 16. You didn't choose me, but I... Sino dito, you feel that you are special. Amen. You are chosen. Amen. Hindi ka pinagpilian, pinili ka. Amen. Tinan mo yung katabi mo, pinili yan. Kahit gaganyan-ganyan yan, pinili yan. Amen. So, ibig sabihin, mga kasama, yung itsura mong yan, yung kakayanan mong yan, may matinding gagawin sa'yo si Lord. Amen. Tama po ba, mga kapatid ko? Maaaring ngayon maraming hindi natutuwa sa iyo pag na-develop mo yung iyong sarili because you are chosen and you are commissioned. Maaaring ngayon wala kang kwenta, hindi ka sikat, maniwala ka kapag sumunod ka sa Panginoon. Marami kang buzzers ngayon. Pero susunod maraming papapicture sa iyo. Kaya lang sabi mo, i-develop mo. I-develop mo. So dapat merong nag-i-increase sa'yo. So you are chosen and you are not just chosen, you are commissioned. So you have an assignment. Pakisabi sa katabi, may assignment ka. Sino dito yung mga naging estudyante? Taas ang kamay. Di ba pa ang mga teacher pag binagbigay ng assignment, tama po ba? So, nakaranas na ba kayo na pumasok kayo sa classroom na wala kang assignment? Grabe, awkward yung feelings. Awkward yung feelings kasi wala akong assignment. Natatakot ako, baka ako tawagin. Awkward pag walang assignment. But always remember, you are chosen and you are commissioned. You have an assignment. No, tandaan yung mabuti mga kapatid ko, ikaw ay pinili ng Diyos, meron kang gagampanan. Ang sabi dyan, you to go into the world and bear fruit. Pakisabi sa katabi, talagang inaasahan ka ni Lord. If you are fruitful, if you are productive, tandaan mo, it is for God's greater glory. Pero ang pinakamahalaga sa lahat na gusto kong ma-experience ng bawat isa sa inyo, if you are successful, hahangaan ka ng mga tao. Tinan mo yung katabi mo, kahanga-hanga na ba yan? Yung bang mangyayari sa buhay mo, yung hindi nangyayari, yung pangarap ng iba, realidad sa'yo. Amen. Yun yung ibig sabihin ito. You will become fruitful in all aspects of your life. Hello? Yung bang sana all, hindi yun eh. Dapat all. We are chosen, we are commissioned to bear fruit. Why? It is for God's glory. So, dapat i-develop mo yung sarili mo. And sabi niyan, and your fruit will last. Yung lahat ng ginawa mo, magtatagal yun. Yung mga nabili mo, hindi mo na ibebenta yun. Madadagdagan pa yan. Yung MC Cut, magkakaroon ng branches yan. Yung anak ng Topo, magkakaroon ng branches yan. Yung manok ni Adan, magkakaroon ng branches yan. Hindi mababankrap yan. That is fruit that lasts. Yung inyong mga anak at apo makikinabang dyan. Kasi meron akong lolo, meron akong lola na maka-Diyos, yung ninuno namin mahirap, pero nagsimula sa lolo ko yung kasaganaan. At sino yon? Yung nandito ngayon. Pakisabi sa katabi, huwag mo na ituloy ang pagiging unproductive. No, sino dito yung gusto nyo? Ang fruit mo maglalas. So, hindi lang po sa discipleship yan, sa lahat ng aspeto ng buhay natin yan.
Hindi lang po yan sa ministry, ganun din po yan sa ministry. Kasi anak tayo ng Lord. Masayang masaya tayong anak ni Lord. Hello. Sabi diyan, ito ang pinakamaganda mga kasama. If you are commissioned, if you feel, if you live that you are chosen, if you are commissioned, and you bear fruit, and sabi niya, because whatever you ask of my Father for my sake, He will give it to you. So mga kasama, magiging fruitful tayo, magiging productive tayo dahilan sa connection na meron tayo. Sabi mo sa katabi mo, stay connected. God is so concerned about your life and about your fruitfulness. Sabi mo sa katabi mo, be fruitful. Be fruitful. No, yan po yung ibig sabihin dito mga kasama. No? You need to be fruitful. Dapat mabunga ka. Tandaan nyo lahat ng mga mabunga, kahanga-hanga yan. Alin po ang madaling mapansin na puno ng mangga? Yung may bunga o yung walang bunga? Yung may bunga. So baka matagal na tayong Kristiyano, pero wala namang significant change sa life natin. Hello? Ang prayer ko, makakabili kayo ng bahay. Makakabili kayo ng sasakyan. Makaka-attend tayo ng conference sa Singapore. Yung mga ganun, no? Tapos sabi ng mga ito papasyal-pasyal na lang to. Yung bang magko-comment sa'yo sa mga lugar na pinupuntahan mo, sana all. Pero sa'yo, ordinary lang yon. Because you are fruitful, you are productive. Hindi mo na problema pera. Sino dito excited dyan? Hindi mo na problema pera. Kasi gagawa ang Diyos ng paraan sa buhay mo. Hindi ka na mangungutang, kundi mamimigay na. So yun ang mga maabilidad na tao. Sino may natututunan, mga kapatid ko? Sino masayang-masaya na nandito siya ngayon? Buti nalang naka-attend ako. So ayaw ng Diyos ng buhay mo kawawa. Gusto ng Panginoon ang buhay mo pinagpala. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang future millionaire na yan. Oh, sino dito yung gusto niya, mahirap pa rin siya. Tandaan nyo ang pag-asenso kay Lord. Because He is the only one na source po natin. So bibigyan ka ng ability, bibigyan ka ng discardability, lahat na lang mararanasan mo mga bagay nito. So ano ang gustong sabihin sa atin ng verse na ito? So ang gustong sabihin sa atin ng verse na ito, to go on to maturity. Pakisabi sa katabi, go into maturity. So anong ibig sabihin yan? Yung character mo. The more na ikaw ay nagbabasa ng Bible, the more na ikaw ay nag-church, dapat yung ugali mo bumabait. Nagiging matulungin. Marunong ka na maglingkod. So yan yung mararanasan natin mga kasama. So yung character natin, lalo tayong nagiging servant. Pakisabi sa katabi, servant. So ibig sabihin, marunong na tayo maglingkod. At sino paglilingkuran natin mga kasama? Yung character natin, ang unang makikinabang dyan, asawa mo. Maniwala kayo, kahit church ng church kayo, pag hindi naayos ang character nyo, hindi kayo gaganaan. Meron pa mga dialogue na ganito, tigilan na lang natin to. Tandaan nyo mabuti, hindi natin kayang lukohin pagdating sa ugali. Hello? Nagiget nyo po ba mga kasama? Sino may nagiget dito? So ang unang makakakilala sa'yo, hindi taga dito sa church, hindi yung iyong cell group, yung asawa mo, yung anak mo. Totoo ka na ba talagang binago? Hello? Sino mas, parang ang tahi-tahimik nyo. Pagdating sa ugali dito, marami bang mga ano dito, yung may problema sa ugali, talaga? Nandali kasi magpanggap. Pero kung talagang totoo kang connected, ang una na ayos, ugali mo. At tandaan nyo po, si Lord, hindi po yung kakumpetensya ng kahit na sinong tao. Hindi po yung kakumpetensya ng trabaho. Si Lord po talaga ang lahat sa atin. Sino excited? May matinding gagawin ng Panginoon sa atin. To go into the world is our ministry. To go into the world is what? Ministry. So anong ibig sabihin? Ikaw ang unang-unang maglilingkod. Pakisabi sa katabi, maglilingkod. So you are the ministry, the minister of peace. You are the minister of love sa family mo. Pakisabi mo sa katabi mo, kung ang pamilya mo magulo, magministeryo ka sa kanila. Tama po ba? Sino dito yung amin may pamilya sa magulo? Congratulations, ikaw ang kapayapaan. Magministeryo ka sa kanila.
Tama po ba? So, yan po yung ibig sabihin nito. Tandaan nyo, hindi mo maaabot ang mundo kung ang pamilya mo hindi mo kayang abutin. So, ang unang-unang makakakilala talaga sa'yo kung binago ka, walang iba kundi ang pamilya mo. No, pakisabi sa katabi, God is so concerned about your life and about your fruitfulness. Tandaan nyo, pagka ikaw po ay nagbago, ang maunang-unang matutuwa asawa mo. Alam niyo ba, matagal kong pangarap yan na magbago asawa ko for 12 years. 12 years! 12 long years! My prayer was, Lord, baguhin mo naman ang asawa ko. Yan ang matagal ko pong panalangin. Sino dito nanalangin ng ganun? Yung salbahin ng asawa ko, sama ng ugali ng asawa ko. Alam niyo, ang pinakamatindi pala talagang concern ng Lord, hindi yung ibang tao, ang concern ni Lord, ako. Ako pala ang concern ni Lord. So, hindi magbabago ang mga nakapalibot sa atin kung ako hindi binago. Kaya kung gusto mong baguhin ang iyong asawa, ikaw muna magbago. Kung baguhin mo nanay mo, ikaw muna magbago. Yung mga kapatid mo, ikaw muna magbago. So, stay connected. Hindi mo kasi magagawa na ikaw lang yan. Maniwala ka, bibigay ka dyan. No, pakisabi sa katabi, bibigay ka dyan. No, yung pagkilos ng Lord, hindi natin masyadong makikita dito, hindi tayo sensitive. Alam nyo kung kumilos si Lord, kagaya noong kay Pastorang Experience, no, confident ako that they are protected. No, confident ako na kahit anong mangyari sa kanila, iingatan sila ni Lord. So imagine mo yung isang kalsada na yon, may kasalubong sila na ilusot ni Joanne. It is miracle. Milagro po yun, mga kasama. Meron pang isang instance. Yung pong motor ng ating kasama ni Sunel, nabagsakan po ng sanga ng duhat. Kasi masanga po yung duhat at saka madaming dahon nitong umulan at saka malakas ang hangin. Bumagsak po yung ano, yung puno, yung sanga ng duhat. Nabagsakan po yung ano, yung motor ni Sunel. At nung mabagsakan yung motor ni Sunel, mga kasama, ang pinakamaganda sa lahat, may protection ni Lord. Hindi ho nasira yung motor at walang gasgas yung motor. Yung mga tao na nakakita doon, tuwan-tuwa sila, sabi niya, may anting-anting ang may-ari niyan. May anting-anting ang may-ari niyan. Bakit? Hindi nila alam kung kanino i-coconnect ang glory. Kasi hindi nila kilala yon. Pero deep inside, doon sa heart, nung mga tao nakakaranas ng glory ng Lord na yon, ng power ng Lord na yon, nagbibigay sila ng glory kay Lord. So, ang malungkot ako, baka saka titingin mo sa future, doon sa future, yung mga present situation na meron tayo nare-receive, hindi ka na nagpapasalamat. Every day is a miracle. Every day is a miracle. So, kaya mga kasama, mahalaga ito na nakikita ng bawat isa sa atin. And God is so concerned about the danger that we are going to face. So, it is our greatest peril. Ano yung greatest peril natin na ito? What is peril is all about? It is a serious and immediate danger. So that is peril. Serious and immediate danger. If you are disconnected. So kapag ka ikaw ay nakadisconnect na, yan na po yung matinding panganib sa buhay po ng bawat isa sa atin. And peril means the dangers or difficulties that arise from a particular situation or activity. So yun yung binanggit kanina ni Diane. Lord, i-prevent mo ako sa future punishment. Kasi ang mundong ito, parang masarap, parang maganda, pero ang dulo kapahamakan. So, kaya mahalaga talaga na nanatili kang connected sa buhay mo para protected ka. So, kaya kung hindi ka po, hindi mo maiintindihan ang mga bagay na ito, meron pong mabigat na sitwasyon tayo. Masyado nating mahal ang mundong ito. Pero hindi tayo para dito. We are not created for the world. We are created for the Lord. So dapat maramdaman natin na we are not too much attached sa mundong ito. So we need to be detached for this world and attached to the Lord. Hello? Tingnan niyo po yung sinabi ng verse. Dito po sa Hebrew chapter 13, at chapter 11, verse 13. Ito po yung kasaysayan ng mga heroes of faith.
And then, ang sabi po dyan sa 13, all these people, sino yon? Yung mga heroes of faith, si Abraham, si Isaac, no? Dyan binanggit po yung mga heroes of faith na to. All these people were still living by faith when they died. Yun po ang pinakamasarap sa lahat. Yung mamamatay tayo sa pananampalataya. Mabubuhay tayo sa pananampalataya. And then sabi niya, they did not receive the things promised. So hindi po nila natanggap kung ano yung promise. Sino yung promise? It is all about Jesus. Jesus is the promise. And Jesus restores everything. So itong mga taong ito, they failed to receive the promise. And the promise is all about Jesus. He is our source. He is our everything. So they missed the promise, and it is Jesus, but they have still faith. They only saw them and welcomed them from a distance. Yun ang pinakamahirap sa lahat, no? Nagmahal ka kay Lord, sumunod ka kay Lord from a distance. Laging gustong dumistansya. Sabi mo sa tabi mo, wala nang didistansya. Lahat didikit na. No, sino dito excited? Didikit. So wala nang didistansya. And sabi niya, admitting that they were foreigners and strangers on earth. So gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon, na nandito ngayon, dapat maramdaman mo na ikaw ay hindi taga-mundong ito. Dapat maramdaman mo na hindi ka Filipino citizen. Dapat hindi ka makampante, dapat hindi ka ma-relax. You are citizens of the kingdom. And you are foreigners, strangers, because your citizenship is the kingdom of God. So mga kasama, sa madaling salita, you are alien. Pakisabi sa katabi, you are alien. On this planet Earth. Alam nyo ba, pag foreigner ka, naranasan ko maging foreigner. At kapag ka ikaw ay foreigner, mga kasama, pag ikaw ay nandun sa isang bansa na hindi ka taga doon, iba yung kilos mo, iba yung galawan mo, iba yung kultura nila. Nasa Hong Kong kami, at nandun kami sa kainan, sa kumbaga dito sa atin, food court, kung nasa SM ka, nasa food court, and doon kami kumakain, pagod na pagod kami, at pagkatapos namin kumain, mga kasama, yung mga crew doon, hindi mga bata, matatanda, mga senior na talaga. Pero ang gigilas pa nila, ang bibilis pa nilang kumilos. Pagkakain namin, mga kasama, naandun kami sa table, nagkukwentuhan pa kami, pero yung aming mga pinagkainan, nililikom na nila. Sa atin sa Pilipinas, iba, kwentuhan to the max. Sa kanila, hindi, pagka, tapos na kayong kumain, hindi na kayo kumain, nagkukwentuhan na kayo, tatanggalin na nila lahat yun. Kung dito sa Pilipinas, sasabihin namin, oops, hindi pa tapos. Huwag kang bastos. Pwede ba na sabihin? Pero sa kanila, hindi namin pwedeng magawa yon kasi foreigner kami doon. Hindi kami taga doon. Hindi namin magawa yon kasi foreigner kami. Stranger kami doon sa lugar na yon. Mga kasama, kapag ka ikaw ay foreigner, kapag ka ikaw ay stranger, ingat na ingat kang kumilos. Pangalawa, lagi mo pang dala ang iyong passport. Pag o-order ka, no English, no English. Pag o-order ka doon, hindi ka pwedeng, ito. Pastor! Sisigawan ka ng ganun. Bakit? Foreigner eh! So maraming kaabusuhang magaganap sa atin sa buhay natin because we are foreigners in this world. Amen! Pero wine-welcome tayo sa heaven. Tapos nag-bangka kami, lumipat kami ng Macau, China. Pagpunta namin doon, sunod-sunod, pamilya kami. Ako, si Tess, tsaka si Dayan. Sunod-sunod kami. Pagpasok namin ng immigration, una ako, una si Tess. Pagdating namin sa immigration, hinold si Dayan. Ho, kinakabahan kami. Hinihintay namin ganun, hindi pa pumapasok. Nilagay sa isolation room. Sabi ko, patay. Nung pupuntahan namin, merong mga gwardiya na ayaw magpapunta sa amin doon. Pinipigilan ako, kahit sabi kong anak ko yon. Sabi ni Dan, Daddy, parang mama ka, Daddy, saan ako dadalhin? So yung pusong ama, gusto kong abulin, pero may mga custom police na nakabantay. Alam nyo, pagkatapos ng 15 minuto,
20 minutos, almost 30 minutes yata kami naghihintay doon sa labas, nagaganon-ganon lang kami naghihintay. Paano kung na-detain yun? Hindi na namin malalaman. Tapos maya-maya nakita namin lumabas si Diane, inaayos yung bag. Maya-maya tinanong ko, anak, anong, ba't na-detain ka? Kasi daddy, yung passport ko, yung picture, payat pa ako. Iba na itsura ko dito, tinanong po talaga nila kung ako ito. Ano pa ka akong ginawa sa'yo? Pinagtataob nila yung ano, yung gamit ko, lahat ng gamit ng backpack ko, inayos po nila. Sabi ko, buti ano, buti nakalusot ka. Sabi niya, sabi ko, ako po yan, tumaba lang. So what is my point? What is my point? Mga kasama, if we are foreigners here on earth, pagdating natin sa langit, welcome tayo. Ang pinakamahirap na pakiramdam, pagdating sa langit, foreigner ka. Imagine mo, taga-langit ka, foreigner ka. Oh no, dapat dito sanay ka na, panlangit ka. Hindi ka foreigners in heaven. You are foreigners here on earth, but not on heaven. Sino masayang-masaya dito na citizenship mo sa langit? So kaya ikaw, you are chosen, you are commissioned. So you need to be thankful to God because God chose you. Meron pong ginagawa ang Lord sa buhay natin. Sino yung masayang-masaya may matinding gagawin pa ang Panginoon sa'yo? Kaya pakisabi, may panganib kapag hindi mo nabantayan. No, kaya ang buhay natin, mga kapatid ko, lagi nating isasaayos at lagi nating itutuwid sa harapan ng Panginoon. So ang pinakapanganib natin dito na mag-disconnect tayo. Ang pinakapanganib natin, if we are disconnected, we will become fruitless. And if we are fruitless, mga kasama, kapag ka fruitless tayo, meron tayong punishment. No, meron tayong punishment. Baka sa mundo ang galing-galing natin, pero kay Lord, hindi natin magawa ang mga bagay na ito. So unfruitfulness deserve punishment. No, unfruitfulness deserve punishment. So you need to be fruitful. Pakisabi sa katabi, remove the peril. Avoid dangers in your life. Sino dito excited ka? Tatanggalin na natin ang panganib sa buhay natin. Magiging secure na tayo if we are connected. Last and final, God was so secure in our life because of our destiny. Pakisabi, destiny. Alam nyo ba na meron kang destiny? No? We and God, we are meant to be. We are meant to be. So you need to love the Lord kasi ang destiny mo si Lord. No, sino yung masaya-masaya? Ang destiny mo, si Lord. So kaya dapat maging malinaw to sa bawat isa sa atin. We are focusing on God because God is our destiny. Do not focus on success. Do not focus on victory. Focus on your destiny and your destiny is God. So tingnan natin mabuti ang mga bagay na ito, mga kasama. No, yun yung sinabi ng verse na ang destiny natin, mga kasama, ay merong kasamang fruitfulness and productivity in our life. So always remember, when we talk about destiny, our priority determines our destiny. No, tingnan yung mabuti ang mga bagay na ito. Kung ano yung prioridad mo ngayon, diyan ang pagkakakilanlan kung ano po yung iyong kahantungan. Kung ano yung iyong pinagkakaabalahan, kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung passion mo, kung saan ka nag-i-invest ng time, kung saan ka nag-i-invest ng iyong energy, kung saan ka nag-i-invest ng iyong resources, kung ano ang iyong priority, yun ang iyong destiny. Hello, somebody. So we are not for this world. We are for the Lord. So your priority must be the kingdom of God. Your priority must be the righteousness of God. So because this is our destiny. So kaya mahalaga sa buhay natin na binabantayan natin ang ating connection because of our destiny. So, ikaw ay destiny na magtagumpay sa iyong buhay. No, sabi ng 15:6, no. Sabi ng 15:6, John chapter 15 verse 6. If a person is separated from me, he is what? Discarded. Ibig sabihin, walang kwenta, walang halaga, good for nothing, yan ang ibig sabihin. But if you are remain in Him, we will be fruitful. No, sino dito excited ka magiging fruitful tayo? Kasi gawa ng Diyos sa buhay natin. And second thing in our destiny,
It is our connection determines our portion. Your connection determines your portion. So kung gaano ka kakonektado, yan ang bunga na matatanggap mo. Hello? Kaya kung ang connection mo sa Lord ay hindi todo, walang substance, walang life, yung portion mo kukunti lang. Hello? Kasya-kasya lang yan. Walang significant. Walang power. Alam niyo po ang pagpapakita ng power ng Lord, yung manifestation of His glory. So my prayer is that makakabili kayo ng bahay. Power ba yan? Power yan. Yung mga mukhang mokong na yan, makakakuha ng property yan. Why? Because it is for God's greater glory. Power. Si Lucy Mark, kausap ko, one time sabi niya, Pastor, hindi ako makakuha ng client. Sabi ko sa kanya, bro, prayer lang yan. Todo ka lang kay Lord. So nag-pray kami, after how many days, less than a week, sabi niya, Pastor, may client na ako. And then mangiyak-ngiyak siya, nanginginig pa siya. Sabi niya, Pastor, grabe talaga si Lord. Hindi pa ako todo niyan. Sabi ko sa kanya, bro, kung hindi ka todo, isa lang ang sigurado ko, todon-todo sa'yo si Lord. May matindi pang gagawin sa'yo si Lord. So, kaya mga kasama, yung connection is very important. That is your portion. Kaya kung gusto mo ng marami, dumikit ka ng todo. Hello? Sino may naiintindihan, mga kasama ko, mga kapatid ko? Sino yung masayang-masayang may matinding gagawin sa'yo si Lord? So kaya talagang yan ang bagay na yan. Kaya if you remain in me, if you remain in me, you will become fruitful and what? Productive. So yung connection, yan yung magdidetermine ng iyong portion. Sino excited sa portion mo? May na-receive kaming blessing. Sabi ni pastora ninyo, sabi niya, love, i-ginikas na sa akin. Sabi ko, well, ginikas na sa akin. Sabi ko, wala kang cash? Sabi niya, meron. Kasi gusto kong kunin yung aking portion. Meron akong portion kasi nabubuhay kami sa Red Sea Principle. Yung hati sa lahat ng bagay. Kasi pagka hinati mo, di ba yung Red Sea Principle, nahati yung dagat kaya naka-experience sila ng miracle. So kapag walang Red Sea Principle, walang miracle. So I need to talk to my wife. Sabi ko, love, where is my portion? Where is my portion? Mukhang pag hindi ko papaalala, makakalimot. Where is my portion? Bakit ko sinabi yon? Bakit ko sinabi yung mga bagay na yon? Kasi ayaw kong mabuhay kami uli sa sumpa. Ayaw kong mabuhay kami sa konti-konti. Gusto ko pang marami. So, bakit ko nakuha yung portion ko? Kasi ako ang kanyang asawa. Hindi yung pwedeng kunin ang anak ko. Hindi yung pwede sabihin, Daddy, where is my portion? Wala, si Dayan ang mga diskarte ganito. Daddy, pera muna. Ganon si Dayan. Tapos, pahiram muna. Tapos sabi ko, anak, nasa yung hiniram mo? Daddy naman, anak mo ko. Grabe. Para ka namang others, Daddy. Nagigat niyo po ba mga kasama? Your connection is your portion. Iba yung portion ng asawa, iba yung portion ng anak. Yung tatay mo napakayaman, tapos ikaw busabos. Look at your connection. Kaya dapat nag-overflow ang blessing sa life mo. Kung nakadikit ka talaga, kung nakasiksik ka talaga, walang anak ng Diyos na mahirap. And I'm thankful. Dito sa asawa ni Alex, sinong pangalan ng asawa? Judith, no? Si Judith. Alam niyo, testimony ni Judith. Nagsimula po siya, hindi sa pagsunod kay Lord. Hindi sa pag-church. Nagsimula si Judith sa pagta-tights. Si Judith, hindi pa siya nag-church dito, nagta-tights na yan. Buti pa siya. Alam ang principle. Alam niyo, binibless siya ni Lord. Binibless siya. Bakit? Connected siya. Saan? Doon sa principle. Yung ika-tenth part ng it is the Lord's property. Hindi pa sila kasal that time.
Di ba sila kasal that time? At binibless na siya ni Lord. Eto ngayon, merong katrabaho si Judith. In-encourage na. Nag-testimony lang. Alam mo, nag-tithes lang ako. Inayos ng Lord ang finances ko. Ganito ni Lord ang ginawa ko. Ang ginagawa sa akin ni Lord ngayon. Alam niyo yung kaibigan niya, kahit hindi nag-church dito, nagbibigay po sa GCash po natin. For God's greater glory. So this is not all about money. This is all about God's glory. So hindi po pera-pera yan. Kaya tayo minsan hindi umaasenso kasi yung connection mo, pera palang hadlang na. Kaya tingnan mo yung itsura mo ngayon, mukhang kawawa pa rin. Ikaw pa rin ang hari ng kuripot. Ikaw pa rin ang buraot. Bakit? Eh ang mga anak ng Diyos, nag-o-overflow. Kasi si Lord lang ang ating source. Hindi yung iyong job. Sino yung masayang-masayang ngayon? Your connection determines your portion. Hallelujah. And your promotion, last and final, your connection determines your promotion. Determines your promotion. Kung gaano ka konektado kay Lord, todo kay Lord, not to please anybody, but to please the Lord, ipopromote ka ni Lord. Mamaya pong gabi, mamayang hapon, nandun po kami sa San Juan City, magpipreach po ako mamaya sa anniversary na isang church doon. At wala po ako, isinama ko po si Pastora, isinama ko rin po si Dayan, sabi ko para family kami magmi-minister doon. Alam nyo, inimpress sa akin ng Lord, yung may ginawa ang Diyos sa buhay niya, yun ang magpipreach dito. Pinromote siya ng Lord. Nakita ko sa life niya, nakita ko sa life ng asawa niya, nakita ko sa life ng anak niya. Grabe yung transformation na nangyayari. Nakita ko rin doon sa financial aspect ng buhay nila. Magpapagawa po siya ngayon. Ang temporary po lang yun. Ipapagawa nila. Temporary house nila. Para lang po sila may shelter. Pero hindi pa po yun yung the best. It is just a jump start. No, simula pa lang yun. Ang tinutukoy ko po sa inyo, si Sander, ang magpipreach po mamayang hapon. At ang maganda mga kasama, nung sabihin ko sa kanya yon, ni walang fear. Sabi niya, yes, pastor. Opo, pastor. Opo, pastor. Wala, pastor, di ko po kaya. Hindi gumanon. Kitang-kita kung paano ginawa ng Lord sa kanya. Alam mo, pagka ikaw talaga konektado kay Lord, God will promote you. God is our promotion. Your connection determines your promotion. So I encourage you, kung hindi man kayo makakabalik mamayang hapon, manood po kayo sa live. Manood po kayo sa live. Siya po yung magpipreach mamaya. Kita ko po sa kanyang relationship, kita ko po sa kanyang character, kita ko po sa kanyang family, kita ko po sa kanyang finances kung paano kumikilos ang Lord sa kanyang buhay. Walang anak ng Diyos na mahirap. Walang anak ng Diyos na mahirap. Ang mga anak ng Diyos pinagpapala para maging pagpapala. Sino excited dito na ikaw ay magiging pagpapala? So mga kasama, mabuhay tayo na sumusunod sa Panginoon. Kaya po, mahalaga po ang bagay na ito, mga kapatid ko. Lagi niyong tatandaan, no, it is your connection. No, pakisabi sa katabi, connection. Very important. No, yan po yung magdidetermine ang iyong portion, magdidetermine ang iyong promotion. Stay connected to God. And I just want to pray for you. Maybe nagcha-church tayo, maybe nagsa-cell group tayo, pero yung connection mo kay Lord hindi ganun ka-solid, hindi ganun ka-todo. Alam niyo ba, pagka kumonekta ka sa Panginoon, meron kang marireceive na substance. And yung substance, di ba sa mga halaman, yung dagta, yun ang ibig sabihin ng substance eh. No, kapag ka nagdumugtong ka sa Panginoon, marireceive mo yung substance. And then that substance, it gives you life. Magkakaroon niya ng sprout, magkakaroon niya ng sibol, at mamumunga ka. So tandaan yung mabuti, importante ang maturity para sa pagsunod natin sa Panginoon. And I just want to pray, each and every one of us on this place, if you want to be the first, if you want to be great, let us serve the Lord. And let us serve one another. Kung sino man ang gusto ninyong maging dakila,
ang sabi ng Panginoon, maglingkod kayo. Kung sino man ang gusto nyo maging una sa inyo, maglingkod kayo. Diyan tayo tinawag ng Panginoon. Kung ano man yung bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, so you need to be secure about your connection to God. So we are called by God to be connected. At ang aking mission ngayon sa mga oras na ito, makuha natin na tayo talaga ay konektado kay Lord. Siya yung ating life, siya yung ating substance, siya yung ating source. At lahat ng bagay, ministry, yung ministry natin, magfo-flow lang yan naturally. No, magfo-flow lang yan naturally. Natural na may lalabas na bunga. And I just want to pray for you. Let us be expectant. Hingin natin sa Lord. Tayo tayong lahat. Hingin natin sa Lord. Magpe-pray tayo, mga kapatid. Connection. No, connection is your portion. Connection determines your portion. Connection determines your promotion. If you want to be the first, if you want to be the best, learn how to serve.